Hello guys. Pakita ko sa inyo yung ano yung aksidente sa C5 northbound, C5 Ortigas northbound. Malapit sa grahe namin. Yung grahe namin dito lang yon sa Eagle Street harap ng Hypermart. Basta yung makita yung green sa aming grahe na yon dati akong driver diyan, dati din ako nag-hilper sa lugar na yan. Siguro nakita nyo naman yung aksidente sa C5 kahapon ba yun? O kahapon ng madaling araw. Pero sumuko na yung driver na nakaaksidente. Guys, paayo ko lang sa inyo guys, lalo na yung mga baguhan driver. Ito, malaking bagay ito sa inyo guys. Dahil kung hindi nyo palang alam yung Batas Trapiko 4136, yan ha. Tandaan nyo, kung naka-seminar kayo ng defensive driving, nandoon yun. Pag naka-aksidente ka, or ikaw binangga, or ikaw nakabangga, basta involved ka, hinto ka, tapos hintay kayo ng mga polis. Yan ang payo ko sa inyo guys. Sinsya na kayo, medyo ngayon lang ako nakapag-vlog kasi hindi ko na mapigilan yung mga nalalaman ko na share ko sa inyo. Sa mga ganyan guys, sabi niya natakot. Na-interview yun eh. Tingnan muna natin yung aksidente guys ha. Tingnan sa cellphone. Guys, tingnan muna yung actual na aksidente na naiwan yung driver na yun. Saka na natin ipakita yung sumuko na. I-play muna natin to. Fly over sa Pasig. Yuping-yupi ang harapan ng kotse, nabasag ang windshield at halos matanggal pa ang bubo. Ayon sa mga first responders na MMDA, bandang 2:36 a.m. nang may narinig silang malakas na kalabo. Pag-ikot nila sa flyover ay may nakita silang umuuso. Humihingi na raw ng tulong ang dalawang lalaki kabilang na ang driver. Agad na isinugod sa ospital ang dalawang sugatang lalaki na nakaupo sa driver's side. Ang dalawang babae naman na nakaupo sa passenger side ay naipit sa kotse. 5:45 a.m. na magsagawa ng extrication ng Pasig City Disaster Risk Reduction and Management Office. Hinintay muna ang deklarasyon mula sa doktor ng Pasig City General Hospital bago mag-alas 6 ng umaga na matanggal na ang dalawang bangkay ng babae mula sa kotse. Kwento ng mga ugong rescuers, napagkwento pa raw ang lalaking driver bago nila isinakay sa ambulansya. Galing daw Makati ang mga biktima at patungong Marikina. Bigla raw may bumangga sa kanilang truck. Dumating dito ang mga kaanak ng dalawang biktima pero tumanggi silang humarap sa kamera. Pero kinumpirma nila na galing Makati ang mga biktima at umalis doon bago mag-alas 2 ng madaling araw. Sa madalaigan, ito yung nakikita nyo sa mga oras na ito, nandito pa rin yung kotse. Sirang-sira guys, no? Ito po yung sinapit talaga ng kotse. Yung dalawang biktima na naipit ay nandito sa bahagi ng passenger side at naialis na nga bago mag-alas 6 ng maga. Patay. Habang yung dalawang nakaligtas na lalaki ay nandoon sa driver's side. Ang sinasabi sa atin, mag-anak din. Yung dalawa na nakasakay sa harapan ay mag-asawa. Dumating din dito yung kanilang anak pero hindi nagpaunlak ng panayam sa atin. At nananatiling sarado po sa daloy ng mga sasakyan itong northbound lane ng C5 flyover patungo to sa may area ng Libis dahil nga dito sa aksidente dahil hindi pa natatanggal itong kotse. Tinanong natin yung mga investigator mula sa Pasig Traffic pero wala pa talaga silang lead ngayon kung truck ba talaga yung bumangga dito. At ang alam lamang nila ay yung account mula doon sa driver nitong kotse. At yung update mula dito sa Pasig City, ako po si James Agustin, buong puso. Yan guys, pakita ko sa inyo yung kasi dito. Hindi nila alam. Ngayon sumuko na yung driver. Ngayon guys, tingnan natin yung driver rin kung ano yung mga salaysay niya. Kung ano yung anong kaso ang kaharapin niya guys. So guys, sumuko na guys ha. Tingnan niyo na guys ha. Tingnan niyo guys. Nakleto po sir. Pati po sir. Saan ka nakatira? Sir? Diyan sa Felix Avenue po. Sa Tinta? Opo. Ilan taon na kayo sir? 42 po. 42? Opo sir. Sir, kaninang madaling araw, kayo ang driver ng trailer truck. Oo sir. 16 ba? 16? Oo sir. So trailer truck talaga? Oo sir. Okay. May naalala ka ba sa nangyari kagabi? Kanina mo talaga raw? Yung naalala ko lang sir, yung umaahon ako dyan sa ahonan sir sa
Eh, nung nasa kalagitnaan na po ko ng pahon, eh bigla na lang po may tumunog sa likod ng truck ko. Paglingon ko po kotse, bumangga sa likod. Now, dapat yung ganyang bumangga na. Nakita nyo, huminto ka na. Eh, nagkaalo po yung takot ko tsaka nervyos. Nako, nasa batas traffic ko yan eh. Ikaw lang mag-isa? Article 4136. Eh, may tulog po, sir. Ah, tulog? Oh, yeah. So, siya hindi niya naramdaman? Hindi, sir. Magkano oras yun? Ayun. Basta hindi lalayo sa alas 2, sir. Alas 2? Hindi, sir. Lampas na siguro yun, sir. Lampas na alas 2? Basta hindi lalayo sa alas 2, sir. Oh, so, galing ka ng Felix Avenue? Ah, Taguig? Oo, sir. Galing po ako ng Taguig. Bakal? Napindan. Oo. FTI ba yun, sir? Yung ano yan? Oo. Kuha ka ng... Karga ko ng bakal dun, sir. Ah, bakal. Oo. Tapos, pag ganyan, yes. Sa ano po, sir? Sa... Sayang Balik, yung sir, ano, imbis na bumaba yung kaso mo. Opo. Okay, so, nung nakita mo... May matres yung ano eh. May bumangga sa limang ko. Ano bang version mo? Bumangga siya o ikaw ang bumangga sa kanya? Ah, hindi, sir. Siya ang bumangga, sir. Kasi umaahon pa ako, sir. Eh. Okay. Nung nasa kalagitnaan ako ng ahonan, sir, eh, bigla na lang may lumagatok sa likod. Paglingon ko sa side mirror ko, sir, putsik. Eh, naghalo po yung nerebius ko, tsaka yung takot ko, sir. Natakot po ako, eh, dumiretso na po ako. So, nasa kanan ka? Natakot ka? Oo, sir, nasa kanan po. Kung squatter yan, yan, matakot ka. Hindi, sir, basta sumalpok na lang po sa likod, sir. Basta sumalpok na lang sa likod. Sana, guys, may masutunan kayo sa ganitong sitwasyon, guys. Sumabog po. Ay, yung gulong ng trailer mo, sumabog pa? Oo, po, sir. Sa likod na parte yan? Oo, sir, sa likuran mismo. Kasi mahirap yung kumuha ka ng lisensya, hindi mo alam. Kailangan mag-seminar talaga. Umalis ka na ka mo. Eh, sir, eh, nung na-discarga ko yung karga ko, sir, umuwi pa ako sa kainta sa grahe namin. Eh, nag-ano na, sir, nag-ano na sa Facebook daw. Eh, nakita ko po, grinay ko yung truck ko po, sir, saka po ako sumuko po dito, sir, sa Pasig. Ngayon, ngayong alas 6 ng gabi. Hindi ko alam, sir, kung ang oras na yan, sir. Okay. Ano ang nasa isip mo at sumuko ka? Eh, sir, para malaman ko ang katotohanan, sir, na ano, wala akong kasalanan doon. Paano? Okay. May anak na kasawa? Hirap nito. Meron po. Ilan ang anak mo? 5 po. Abangan nyo, guys, kasi interviewin nyo yung police. Ano yung kakaso niya, guys? Sana, hindi. Maawa sa'yo, gano'n? Paano ma? Okay. Sige. Alright. So, hindi yung makakwento naman, wala ka talaga kasalanan. Oo, sir. Ang kasalanan ko lang po, siguro. Tumakbo ka? Kung anong ipapataw sa akin. Eh, basta sumurinder na po ako. Okay. Paano ka matulungan? Para malaman po yung matulungan. Ayan. Ilan taong ka nang nagmamaneho? Ano na po? Mga na 10 taon na po siguro. 10 taon na? Na-involve ka na ba sa mga ganitong insidente? Ngayon lang po, sir. Ngayon lang. 10 taon, ngayon lang. Opo. Okay. Sige. Alright. Salamat na marami, ha? Salamat po, sir. Salamat. Sige. So, ngayon naman ay interviewin natin ang head and investigation unit ng Pasig PNP. Kasama natin ngayon si Police Lieutenant Mario Golondrin. Sir, magandang gabi sa inyo, sir. Magandang gabi po, sir. Sir, ano po ang... kaso natin na isasampa sa sumukong driver. Isasampa po natin yung ano, multiple homicide and damage to property. Okay. So multiple homicide. Na multiple. Opo, sir, yun po ang isasampa nating kaso. Kanina po alas 6 ng gabi ay personally nag-appear siya dito sa aming opisina and voluntary surrender po siya. Accompanied po nung ano ng kanyang pahinante. Ah, okay. Sumuko siya dahil yung out of conscience. Yun po ang dahilan na kanya pagsubo. Dapat hindi siya umalis. Initan ako dito, guys. Guys, nakita nyo naman, guys, na may kaso pa rin kahit ikaw binangga. Eh, lalo na yun na tinakasan niya. Magandang development yung pagsubo niya ay paborder po sa kanya. Okay, guys. Ganun, guys, kaunting hindi talaga kaunting kalaman to, guys. Binabaybay niya raw yung kabaan ng ano, yung elevated portion. Pag ano, guys, hindi to kaunting kalaman dahil malaki pag ganyang involved ka accident, guys. Huwag mong takasan.
Kasi lalo lumaki yung ano mo eh. Kaso pag hindi mo takasan kasi nagsusukatan, maano yan sa sukat eh. Sa kung sinong may mali. Kahit ikaw binangga, involved ka pa rin sa reckless. Kasi ganun talaga ang driver guys. Kung ano, para gusto nyong malawak pa talaga ang kaalaman nyo about driving, defensive driving, alamin nyo muna yung Batas Trapiko 4136, Article 4136, yan. Nandyan lahat yung mga, ano mo, yung gustong matuto ka sa Batas Trapiko. Kasi ang karamihan naman sa atin, ako, hindi ako naglalagay ng pagkuha ko ng lisensya, seminar ako, seminar, yan. Ngayon dumating na naging driving instructor ako. Ngayon study naman kasi sa 20 years experience sa driving eh hindi pa ako ngayon pa lang ako mag-study na about yun kasi hindi naman talaga ako driver. Nag-aral ako electronics ngayon, mahilig ako ng racing kaya mag-aano. Ngayon ang ituturo ko na lang yung defensive ngayon, yung ugali ng driver talaga. Sa ugali ng driver yan na yung disiplina, pagmaneho ng tama, yan. Kung ano yung ginawa ko noon na hindi pa ako nagsisimnat, huwag nyo na lang gawin yun, huwag nyo gagayahin. Okay guys, pinawisan ako kasi maganda mag-vlog dito dahil maano sa loob ng sasakyan, lalo kaysa sa opisina, maingay doon. Okay guys, hanggang dito lang guys, pasinsya na yung hindi ako na-set out, sa sunod lang kasi hindi ko dala yung ano. Shoutout ko pala si Pinay Lola Truckers America. Thank you auntie kung alam ko hindi ka nagano ngayon sa update sa YouTube mo. Pero kung sakaling makita mo to, maraming salamat dahil ikaw yung nagano sa akin. Nagawa ng playlist. Laking bagay sa akin. Hanggang dito lang guys. Sa sunod lang yung mga shoutout. Pasensya na kayo guys kasi hindi ko na kaya yung mga anong aksidente sa daan. Yung aksidente sa daan is 98% preventable, non-preventable 2%. Isipin nyo, 98% preventable, yung maiwasan. Yung hindi maiwasan 2% na. Basta yung mga ganyan guys, alam nyo ma, hindi ko masabi kasi daming explanation. Hanggang dito lang, pinawisan ako guys. Thank you for watching. Guys, yung sa sunod na yung mga explain guys kasi medyo ano na, mahaba na. Sa sunod, huwag kayong magalala dahil ang ituturo ko sa inyo yung mga defensive na nandito na ako sa driving school yung study na lang ako. Yung sa defensive, nakita nyo, kaunti-kaunti lang binigay ko. Ngayon, sa sunod, itudo ko na. Sabihan ko, yung, at saka mag-PM kayo, yung mga, ano, mag- comments lang kayo. Tsaka nandyan naman yung mga number ko, tawag lang kayo. Kung sino yung magpa-advice lang. Hanggang dito, pawis na talaga ako guys.